Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. The International League, Chapter 43. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ngay, napag-alaman nga natin na ang kupunan nga ng Shohoku ay nabibilang sa bracket A na kung saan nandito ang Genson High, Fukayu High, Dream Academy, Shohoku High, Yumamoto High, Great Mountain High, Vegas Alas de Gregorio Academy, Cantor Dream Team, Ikofu High, Quantum Ace, Powerhouse Team, Low Grace High, Espanya Estobenda High, St. Joseph Academy, Brumana High, The Alexander Dawson High, Oras International High, Brigondo International High, Shanghai and Beijing High, at St. Alban High. At dito'y napag-alaman nga rin nila ng International League ay nahati sa dalawang bracket, ang bracket A at ang bracket B. Kaya dito ngay, kabadong-kabado nga ang lahat, lalong-lalo na itong si Miyagi. Ano? Kaharap natin ang kupunan nila Jake Cantor. Hindi kung nagkataon, sila ang unang makakalaban natin. Merong tsansa na sila ang unang makakalaban namin at sigurado. Papahirapan ako ng lalaking yan. Batay na sa kanyang statistics, mahirap siyang sabayan bilang isang point guard. Wika nitong si Miyagi na sobrang kabado. At dito ngay nagsalita itong Sakuragi. Miyagi, huwag kang kabahan. Ganyan din ang naramdaman mo, diba? Nung kinaharap mo si Fukatsu ng Sano, ganyan na ganyan rin. Ngunit huwag kang magala. Mangibabaw at mangingibabaw ka rin. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Wika nga nitong Sakuragi. At dito ngay tumugon itong si Mr. Smith. Sa 20 koponan na yan, 19 ang kalaban nyo. At hindi lang si Jake Cantor ang banta, kundi silang lahat. Tandaan nyo, ang bawat malalaro at bawat team na yan ay merong mga point guard. May tuturing na pinakamalalakas na point guard sa mundong daigdig. At Miyagi, huwag kang panginaan ng loob. Alam kong kaya mo silang sabayan, ngunit inaamin ko, dihadong-dihado ka. Wika itong si Mr. Smith. At dito ngay, lumipas na nga ang dalawang araw. At ang araw na to, ang pangatlong araw na kung saan nandito na nga sila sa Vegas. At pagdating pa lang nila sa Vegas, alas 8 ng umaga ay agad-agad na namangha itong Sakuragi sa taas ng mga gusali sa Las Vegas, Nevada. Ano? Tignan nyo, ang lalaki ng mga gusali sa lugar na to. Nakakamangha. At yung mga tao dito, halos kapareho ko ng height. Ang lalaki pala ng tao dito ah. Naku, mukhang maganda ang magiging laban dito. Naku, papahirapan tayo ng mga to, ngunit sasabay tayo. Wika nitong Sakuragi. At dito ngay, nagsalita nga rin itong si Mitsui na sabay. Sinabayan din ang pagkagunggong sa Sakuragi. Oo nga no, ang lalaki ng gusali dito. Nakakahanga. Sa bansa natin ay madalang ka lang makakita ng gato. Isa, dalawa o apat lamang na gusali ang iyong makikita. Ngunit dito, lahat na nakikita niyong mga mata ay sobrang ganda. Napakaganda at napakataas ng mga gusali. Nakakamangha no. Wika nitong si Mitsui. At dito ngay, bigla nga silang napadaan sa isang street
At dito ay mayroong isang nabangga na lalaki, itong Sakuragi. At itong Sakuragi ay nainis. Hoy kalbo! Tignan mo nga ang dinadaanan mo! Ang laki-laki mong tao hindi mo tinitignan ang dinadaanan mo! Umaayos ka! Kung hindi, makakatimkim ka sa amin! Wika nga nitong Sakuragi at ng paglingon nga ng kalbong ito. Kita nga nila, ito si Naito. At itong si Naito ay tinignan nga Sakuragi sa mata. Ha! Nandito na pala ang kupunan ng Shohoku. Shohoku, walang ipapalag sa Cantor Dream Team yan. Nandito ako para maglaro. Kasama namin si Jake Cantor. Ito si Murasame. Siya ang kasama kong maglalaro. Kasama rin namin si Matsumoto. Ang mas shooter pa sa'yo, Mitsui. Kaya asahan nyo. Kabrakit pa naman namin kayo. Pag kayo ang unang nakaharap namin, dudurugin namin kayo. At uuwi sa ating bansa na iiyak na lamang. Wika nga nitong si Naito. At dito ngay labis na nagulat ang lahat. Ano? Si Jake Cantor? Kasama itong si Murasame at itong si Naito. At sino yung sinasabi nilang si Matsumoto na sobrang shooter? Rinecruit ba ng mga to? Si Cantor o si Cantor ang nag-recruit sa kanila? Hindi pwede. Hindi pwede na maglalaro sila kasama ng mga yan. Wika nga nitong si Coach Ansai. At dito'y nagsalita nga itong si Miyagi. Ha! Kung ganun, hindi pala malakas ang mga kasama ni Jake Cantor. Ha! Jake Cantor, humanda ka sa akin. Nakasama mo ang mga hindi malalakas na nilalang at pipitsugin lamang sa kanagawa. Dudurugin na namin kayong lahat. Kasama ni Murasame, yung Matsumotong sinasabi nyo at itong sinakitong kalbo. Wika nitong si Miyagi. At dito ngay, biglang nagsalita itong si Mr. Smith. Huwag kayong pakampante. Yan pala ang sinasabi sa akin ng coach nila Cantor. Ang dalawang rinikrut nila na galing Kanagawa. Ang improvement ng dalawang yan ay kakaiba. Dumaan sila sa dalawang buwan na ensayo. At take note, tuloy-tuloy yun. Kaya asahan nyo, hindi na sila gaya ng mga nakalaro nyo. Hindi na sila yung mga pipitsugin lamang na tinalo nyo sa Kanagawa. Asahan nyo, naging times 5 ang husay ng mga yan. Wika nitong si Mr. Smith. At dito ngay, biglang ang nagsalita ang isang lalaki sa likod nila. O Mr. Smith, ikaw pala. Ito ang ating muling pagkikita. Tamang sinabi mo. Yung dalawang yan na galing sa bansa nyo at galing mismo sa distrito nyong Kanagawa ay iba ang improvement na dala. Ha, asahan nyo. Dudurugin namin kayong lahat. Wika nga ng lalaking ito. Nang paglingon nga ni Mr. Smith ay nakita niya, ito ay si Jake Cantor. At itong si Mr. Smith hindi nga nagsalita at nagbigkas lamang ng salitang, o ikaw pala Jake Cantor. Wika nitong si Mr. Smith. At dito ngay, bigla ang kinalabutan ang lahat ng kupunan ng Shohoku. Sakuragi, Miyagi, Akagi, Rukawa at itong si Mitsui ay namutla. Ano? Yan si Jake Cantor! Ikaw ba si Jake Cantor? Yung sinasabi nilang mahusay na point guard. Maliit ka lang pala. Maliit ka lang pala ngunit iba ang statistics na linalaro mo. Wika ng mga to sa kanilang isip. Ngunit itong Sakuragi ay nagsalita nga. Ha! Ikaw pala yung sinasabi nilang Jake Cantor. Ang liit-liit mo ah. Mas matangkad ka lang ng konti dito kay Miyagi. Pag nagkaharap tayo sigurado, dudurugin kita. Maliit na nila lang. Wika nitong Sakuragi. Nagyayabang nga. Habang itong si Jake Cantor ay nginisihan nga lang siya sa binagwikang. Ah, ikaw pala yung sinasabi nilang may pulang buhok. Yung sinasabi ng aming coach. Ikaw pala, Sakuragi no? Ha, tama nga ang sinabi na sa amin. Mayabang ka nga. Ngunit itatak mo to sa kukuti mo. Ikaw may pulang buhok. Hindi nyo kayang manalo sa kupunan namin. Kahit plus 20 pa kayo.
Tandaan mo yan at itaga mo yan sa bato. Walang tsansa na manalo ang Shuhoku sa Cantor Dream Team. Wika ni Jay Cantor sa baylisan na nga. At dito nga'y sa kauna-una ang pagkakataon, nagkita na nga itong kupunan ni Jay Cantor ang kupunan ng Shuhoku. Ang tinitingala at ang pinakamababa. Totoo kaya ang mga sinabi ni Jay Cantor? At sino kaya ang unang makakalaban ng kupunan ng Shuhoku sa International League? Abangan natin sa susunod na bahagi.